Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin yung lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng kapatawaran sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may loobing taintim na totoo at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao nang may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpapatuloy pa ba ako? Kulang ang panahon para isalaysay ko ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Jeffrey, David, Samuel, at sa mga propeta. Dahil sa pananalig nila sa Diyos, nakalupig sila ng mga kaharian, gumawa ng matuwid, at nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos. Nagpatikom sila ng bunganga ng mga leon, pumatay ng nagangalit na apoy, at naligtas sa tabak. Sila'y mahihina, ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan. Ano pa't napaurong ang hukbo ng dayuhan? Dahil sa pananalig sa Diyos, ibinalik sa mga babae ang kanilang mga patay matapos buhaying muli. May mga tumangging palayain sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang muling buhayin at magdamo ng mas mabuting buhay. Mayroon namang nilibak at hinagupit at mayroon ding nabilanggong gapos ng tanikala. Sila'y pinagbabato, nilagar rin ang pahati, pinatay sa tabak, mga balat ng tupa at kambing ang dinaramit nila. Sila'y mga nagdarahop, aping-api, at pinagmamalupitan. Hindi marapat sa kanila ang daigdig. Nagpagala-gala sila sa mga ilang at kabundukan. Nagtago sila sa lungga at mga yungib sa lupa. At dahil sa kanilang pananalig sa Diyos,
isang kasaysayang di malilimot kailanman ang kanilang iniwan. Ngunit ang pangako ng Diyos ay hindi natupad sa kanilang kapanahunan, sapagkat may lalong mabuting panukala ang Diyos para sa atin. Ang tayo'y makasama nila kapag tinupad na niya ang kanyang pangako. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Poon, ang pagpapala mo'y iyong ilaan sa mga anak mong may takot na taglay, kagilagilalas, malasin inuman ang pagkalinga mo sa mga hinirang nang nangagtiwala sa iyong pagmamahal. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Iyong kinalinga at iningatan mo laban sa adhika ng masamang tao, dinala sa ligtas na dakong kublihan upang di hamakin ng mga kaaway. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Purihin ang Poon sa kanyang pag-ibig na dulot sa akin nang ako'y magipit. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Ako ay natakot, labis na nangamba, sa pag-aakalang itinakwil mo na, ngunit dinanig mo yaong aking taghoy nang ako'y humingi sa iyo ng tulong. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Mahalin ang Poon ng mga hinirang na lahat ng tapat na mga nilalang. Ang tapat sa kanya ay iniingatan, ngunit ang palaloy pinarurusahan. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating sina Jesus at ang mga alagad sa ibayo ng lawa sa lupahin ng mga Heraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaking ito'y inaalihan ng masamang espiritu at sa libingan naninirahan. Hindi siya maigapos ng matagal kahit tanikala ang gamitin. Malimit siyang ipangaw at gapusin ng tanikala. Ngunit pinaglalagot-lagot niya ito at pinagbabali-bali ang pangaw. Talagang walang makasupil sa kanya. Araw-gabi nagsisigaw siya sa libingan
at sa kaburulan at sinusugatan ng bato ang kanyang sarili. Malayo pa'y natanawan niya si Jesus. Siya'y patakbong lumapit at nagpatira pa sa harapan niya at sumigaw ng malakas. Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Huwag mo akong pahirapan alang-alang sa Diyos. Sinabi niya ito sapagkat iniutos sa kanya ni Jesus, masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Pulutong, sapagkat marami kami, tugon niya. At mahigpit niyang ipinakiusap kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupaing iyon. Doon naman sa libis ng bundok ay may mga malaking kawan ng mga baboy na nanginginain. Nagmamakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu na ang wika, papasukin mo na lang kami sa mga baboy. At sila'y pinahintulutan niya. Lumabas sa tao ang masasamang espiritu at pumasok nga sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay sumibad ng takbo tungo sa pampang ng lawa, nahulog sa tubig at nalunod. Nagtatakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan at ipinamalita ito sa bayan at sa mga nayon. Kaya't pumaroon ang mga tao upang tingnan kung ano nga ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus, ay nakita nila ang lalaking inalihan ng mga demonyo. Nakaupo ito, may damit at matino na ang isip, at sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa inalihan ng mga demonyo at ang sinapit ng mga baboy. Kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na umalis sa kanilang lupain. Nang sumasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang inalihan ng mga demonyo na isama siya, ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya, umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong nahabag siya sa iyo. Umalis ang taong iyon, ipinamalita sa Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus at nanggigilas ang lahat ng nakarinig niyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kailanman hindi natin masusukat ang pagmamahal ng Diyos para sa atin. Dahil ang pagmamahal ng Diyos ay laging nag-uumapaw, lagpas-lagpas, at laging sobra-sobra. At yan ho ang pinatunguhan ng ating unang pagbasa sa mga sulat sa mga Hebreo. Ipinapaalala sa atin ang mga karanasan ng iba't ibang mga propeta. At ano ang mga karanasan ng mga propetang ito? Hindi sila pinaniwalaan, marami ang umusig sa kanila, ngunit sa kabila ng lahat, mas nag-umapaw pa din ang pagmamahal ng Diyos sapagkat sila ay hindi niya pinabayaan. Hindi natin masusukat kailanman ang pagmamahal ng Diyos dahil ang pagmamahal ng Diyos laging nag-uumapaw. Kaya nga sa ganitong pamamaraan, mga kapatid, makikita natin kung gaano ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Ang Diyos ay makapangyarihan dahil hindi lamang siya ang pinakamalakas. Bagkos ang kapangyarihan ng Diyos, ipinaramdam niya sa kanyang pag-ibig sa bawat isa. Kasi ganoon naman talaga ang isang taong makapangyarihan. Hindi nangingibabaw, kundi ang taong tunay na makapangyarihan laging nagpapakita ng pag-ibig at pagmamahal. Sa ating ebanghelyong napakinggan,
merong isang lalaking inaalihan ng demonyo. Sabi nga doon sa ating ebanghelyo, hindi lamang simpleng demonyo yung umaali, no, sumapi doon sa tao. Dahil nung tinanong ni Jesus kung anong klaseng demonyo ito, ang sagot niya, pulutong. Ibig sabihin, napakadami. Pero ganun pa man, kahit ganun kalakas, yung masamang espiritong sumanib doon sa tao, isa lamang ang ipinakita ni Jesus, na siya ay mas makapangyarihan. Na siya ay mas malakas. Kaya nga kahit yung mga masasamang espiritu, sumunod at natakot sa kanya. Pero doon sa ating ebanghelyo, nakita natin na kung saan si Jesus pinaalis niya yung masamang espiritu at ipinidala niya saan? Sa mga baboy. At nung mga panahon na yon, marahil ang kinabubuhay ng mga tao ay ang pag-aalaga sa baboy. Kaya nga sumama yung kanilang loob, nagalit sila sa Panginoon kasi yung pinagkakitaan nila nawala. Dahil sabi sa ating ebanghelyo, namatay yung mga baboy, nalunod yung mga baboy. Mga kapatid, isang bagay ang hindi nila nakita sa Panginoon. Hindi nila nakita na yung kapangyarihan ng Diyos ay pagpapakita para sa kanilang sariling kabutihan. Dahil marahil, hindi ang Diyos ang prioridad nila sa kanilang buhay. Kapag hindi ang Diyos ang prioridad natin sa ating buhay, hindi natin makikita yung kanyang kapangyarihan. Kapag ang Diyos ang hindi prioridad ng ating buhay, hindi natin mapapansin yung kanyang kabutihan. Kapag ang Diyos ang hindi prioridad ng ating buhay, hindi natin mapapansin yung pagmamahal ng Diyos. Yun ang nangyari doon sa mga may-ari ng baboy. Ginawan sila ng kabutihan ng Diyos, pero ano ang ginawa nila? Pinaalis nila si Jesus. Dahil para sa kanila, mas mahalaga yung kita. Kita, yung pera. Baka kasi hindi prioridad ang Diyos. Hindi prioridad si Jesus. Sa araw na ito, mga kapatid, magandang tanungin, nararamdaman ba natin ang kabutihan ng Diyos? Nararamdaman ba natin yung awa ng Diyos? Nararamdaman ba natin yung pagmamahal ng Diyos? Dahil kung nararamdaman natin ang mga bagay na ito, ibig sabihin, ang Diyos ang namumutawi sa ating buhay. Kung ang Diyos ang namumutawi, ramdam at makikita natin na ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ay tunay na mapagmahal. Yun po yung una. Pangalawang bagay, sa dulo po ng ating ebanghelyong napakinggan, yung sinapian, gusto niya ng sumunod sa Panginoon. Nakaramdam na siya ng kaginhawaan. Ngunit ano ang sabi sa kanya ng Panginoon? Huwag ka nang sumunod. Umuwi ka. At ipagsabi mo kung ano yung naramdaman mo, yung naranasan mo, naawa mula sa Diyos. Marahil ang sasabihin ng ilan, bakit tinanggihan siya ng Panginoon? Ang Diyos pala marunong tumanggi. Si Jesus pala marunong tumanggi. Pero mga kapatid, napakaganda ng imahe na ito. Na minsan, laging may dahilan ng Diyos sa mga nangyayari sa buhay natin. May mga pagkakataon na tumatanggi ang Diyos dahil alam niya kung ano ang mas nakakabuti para sa atin. He was not rejected
for something else. But he was rejected probably because God knows what is best for him. Sa buhay natin, mga kapatid, baka yung akala nating pagtanggi ng Diyos ay pagtalikod sa atin. Pero hindi. Baka yung pagtanggi na yun ang isang paraan ng Diyos upang ipaalala sa atin na yung kanyang desisyon, yung kanyang kagustuhan ang mas makabubuti para sa atin. Mga kapatid, hindi tumatanggi ang Diyos dahil gusto niya lang tumanggi. Ngunit lahat ng nangyayari ay para sa ikabubuti natin. Dahil kailanman hindi naghangad ang Diyos ng masama. Ang Diyos ay laging naghahangad ng mabuti at maganda para sa atin. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na Eukaristiya para sa araw na ito, atin pong pagkatandaan na ang Diyos, ang pagmamahal at kapangyarihan ng Diyos, hindi natin masusukat dahil ang kanyang pagmamahal ay laging nag-uumapaw sobra-sobra para sa ating lahat. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natitipon kay Kristo na lumulupig sa kasamaan, ilapit sa Ama nang may pananalig ang ating mga panalangin, kataas-taas ang Diyos, ipag-adya mo kami. Kataas-taas ang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang Santo Papa, ang mga obispo, mga pari, at mga diakono, naway matulungan tayong manatiling matatag sa ating pananampalataya. Manalangin tayo. Kataas-taas ang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang mga Kristiyanong mananampalataya, naway magkaroon ng tapang na makapagsalita ng may katatagan sa ngalan ni Jesucristo. Manalangin tayo. Kataas-taas ang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang mga maging manhid na sa pagkakasala, naway hipuin ang Espiritu ng Diyos upang magsisi at magbago sila ng pamumuhay. Manalangin tayo. Kataas-taas ang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang mga naghihinalakit dahil sa hirap at pagdurusa, naway maalalayan natin nang walang pag-aalinlangan. Manalangin tayo. Kataas-taas ang Diyos, ipag-adya mo kami. Makalangit na Ama, nagbubunyi kami sa iyong nag-uumapaw na pag-ibig para sa amin. Paghariin mo ang iyong kapangyarihan sa amin. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Aming iaalay
magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayon aming inihahanda sa hapag na ito na iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindabating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal,
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ng mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Libutin man ang mundong ito.
nilamtan ang pangarap ko. Ngunit ngayon at kailan pa man, walang makikitang tulad mo. Samba sa iyo, Jesus, Panginoon, tagapagligtas, pag-ibig ng Ama. Saan ako tutungo? Saan ba maghahanap hanggang sa dulo ng dagat? Walang makikitang tulad mo. Ibutin man ang mundong ito, sikaping makampal ang pangarap ko. Ngunit ngayon at kailan pa man, walang makikitang tulad mo. Samba sa iyo, Jesus, Panginoon, tagapagligtas, pag-ibig ng Ama. Tagapagligtas, pag-ibig ng Ama. Announcement. Sa darating na Huwebes, February 2, 2023, ay ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo o mas kilala rin sa tawag na Fiesta ng Candelaria. Ang araw na ito ay araw ng pagbabasbas ng mga kandila. Tanda na si Jesus ang ating manunubos, ang siyang dakilang liwanag. Ang lahat ay inaanyayahan magdala ng mga kandila. At sa bawat misa na gaganapin ay magkakaroon ng pagbabasbas. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na February 2, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng alert level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agara na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintaying banggitin ang grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan ay humiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman sa tulong ng panubos na ngayon iyong ibigay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang misa, humayo po kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarahan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarahan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.